Good day mga ka-best, mga to. Mayroon sila ditong versus 1,000 siguro to. Kasi yung 650 nila, mas maliit. Ito yung adventure type nila, no? 4 cylinder siya, no? Inline 4 siya, mga ka-best mga to. Tapos napakalaki ng block nito, mga ka-best mga to. Kasi nasa 1,000cc siguro to, mga ka-best mga to. Mamaya titignan natin kung lang cc to. Ayan, tapos meron sa napakagandang upuan. Bagay na bagay ito sa mga 6, no? 6-footed na driver, no? Para, kasi mataas to, mga ka-best mga to. Medyo mahihirapan kapag flat footed. Pero may diskarte pa rin dyan. Kayang-kaya i-maneobra yan ng mga flat footed na mga driver. So mayroon ditong yung grab bar nya. Medyo naka-assemble na rin para lagyan ng top box kapag nag-tour o naglo-long ride. Okay na. Wala na kayong gagawin dyan. Sasalpak nyo lang yung top box dyan. Okay na. Then, ayan, napakalaki na kanyang upuan, no? Sa pillion or yung passenger seat niya, napakaganda. Ang ganda, lambot, mga ka-best mga to. Tapos anti-dulas or anti-skid ng kanyang cover, no? Seat cover. Tapos napakaganda ng upuan sa harap ng kanyang driver, napakalapad rin. Tapos malambot. Yan, iwas manhid yan, iwas sakit sa katawan, yung mangalay, no? Kasi napakaganda ng upuan niya. Comfortability talaga ginagawa dito sa mga adventure bike, no? Kahit naman anong brand yan, Kawasaki or Honda, talagang inaano nila yan, pinapaganda nila yung comfortability ng mga naglo-long ride, no? Kaya top selling sila ngayon, no? Tapos may combination tayo dyan, mayroon tayo yung digital na panel board, tapos combination sa dito sa RPM niya na analog type, mga ka-best moto. Yan, so napakaganda pa rin ng combination yan. Tapos napakaganda ng handlebar, mga ka-best moto. Ayan, wide siya, wide handlebar. Well, napakarami mga switches dito, mga ka-best moto. Ayan, i-complete, mag-ano na ako dun sa description natin, complete details na lang, no? Kung ano yung mga function nito, mga to. Ayan, kasi iba na siya, no? Ayan, tapos yung ano niya, electric start niya or yung button niya, ito slide button siya. Ayan, pag pinapaandar nyo siya, no? Ayan, o. Tapos automatic na engine kill switch na rin siya. Pag ganyan siya, pag pinapaandar. Hindi katulad ng iba na D-push. Siya slide, no? Slide starter. So, syempre mga ka-best moto, ito talaga. Kasi dahil malaki siya, at pang touring siya, pang long ride, fully LED na siya sa signal light at saka kanyang headlight, no? Napakaganda. Then, meron pa yan dito, makikita nga na hindi natin alam to kung park light to or additional lights to, no? Kumbaga sa iba ay fog light, no? Hindi ka na magkakabit ng fog light dito dahil napakalakas ng ilaw nito. Meron na rin siyang additional dyan, no? Bukod sa signal light niya. Tapos yung kanyang busina, mga ka-best moto, nakayoko ng ganun. Kasi kahit maulan, malakas yung tubig, mga ka-best moto, hindi sa papasukan ng tubig. Good siya, mga ka-best moto, kasi nakayoko siya ng ganun. Yan, napakalaki ng extension ng kanyang inverted fork at the front, no? Yan, inverted ang kanyang shock sa unahan. Siyempre, dual disc brake sa unahan, single sa likod, then ABS likod at harap. Yan, napakaganda mga ka-best moto. Yan, ayan ang kanyang cylinder, no? Apat. So, pwede nyo rin pagawa niya ng titanium kung may pera kayo, budget. Mas maganda tignan pagka titanium. Ayan, naka-install na, no? Nakaabang na. Lalagyan nyo na lang. Or meron yan si Kawasaki, kapag binili nyo to, ikakabit nyo na lang yan dyan. No? Pwede rin kayo magpa-customize kung anong gusto nyo na klase ng windshield. Ayan mga ka-best moto, napaka-brush ko nang datingan yan. Ang ganda ng mga cuttings ng edges, na cuttings ng kanyang fairings, no? Ang ganda ng design. Tapos, ang laki ng kanyang engine, mga ka-best moto, makikita nyo dyan. No? Ito ang kanyang sa clutch, no? Clutch cover niya. Grabe, gando. Tapos medyo nakalabas ang kanyang chassis dun sa likod. Ayan, yung sa gitna hindi kita. So okay siya, mga ka-best moto. Tapos may handguard na rin siya. Talagang nakadesign na talaga siya, mga ka-best moto, na kahit hindi nyo na siya baguhin, no? Kasi ang ganda ng handguard nyo, parang carbon, eh. Hindi na basta-basta ng plastic, eh. Tapos napakalambot ng kanyang brake lever. Parang Brembo, no? Ayan, no?
Tapos adjustable pa siya mga ka-base motor. Tapos pwede nyong yung matigas, mahaba ang daliri nyo or medyo sakto lang. Ayan, pwede nyong adjustan dyan dyan. Tapos napakalalim ng kanyang throttle, no? Siyempre, napakalalim talaga yan. Kasi nasa 900cc siguro ito mga ka-base motor or 1000 plus. Ayan, ang ganda ng kanyang handle grip. Tapos yung bar end niya. So ayan, tangke niya mga ka-base motor napakalaki. Na may combination dyan ng gray silver tapos black then glossy, no? May nakalagay yan dyan, versus 1000 nga sa mga ka-base motor, ayan 1000cc. Tapos ayan, may mga notice dyan, indicator, tapos ayan SE, mayroon siyang dyan embossed, no? Ito yung kanyang tank cover, mayroon na siyang plastic. Ayan, napakaganda niya. Kahit umuulan, hindi siya papasukin ng tubig. Ayan, kagaya niya. May takot na siya dyan. So, yun, napakaganda mga ka-base motor. Ayan. Ayan. Napakaraming indicators dito mga ka-base motor. Ayan. So, sa description ko, pagka makuha ko yung complete details niya, ilalagay natin yan din talaga. Tapos, napakaganda ng kanyang dashboard. Pero yung panel board, ayan, digital. Parang cellphone ang tsura. Ayan. X1000R. Ayan. Ah, yun yung kanyang pinaka model siguro mga ka-base motor. Tapos brake fluid cap niya, ang ganda, grabe. Parang Brembo talaga siya, no. So ayan mga ka-base motor. Tapos ang motor na ito ay single exhaust lang sa mga ka-base motor kahit na inline 4 siya. Hindi siya kagaya ng brother niya na yung sa C1000 na dalawa yung exhaust niya, no. Dual exhaust 'yun. So ito single lang, no. Kahit napakalaki na 'to, 1000cc siya, no. Ayan, ito yung kanyang likod mga ka-base motor, nalapitan na natin. Ayan yung single disc brake niya, napakakapal, oh. Ang alam ko nito ice tech or yung hindi umiinit 'to mga ka-base motor na disc ng motor, no. Hindi basta-basta umiinit ng rotor na 'to. Tapos dalawa yung butas ng kanyang exhaust, no. Ang ganda ng tunog nito mga ka-base motor pag pinalitan nyo ng open muffler. Orion mga ka-base motor, ang ganda nyan. Magandang exhaust yan. Medyo sikat yan eh. Ayan yung kanyang shock sa likod, no. Nakalink rin siya pero naka-slide ang ano niya. Parang horizontal yung kanyang single shock sa likod, no. Then adjustable din siguro yan mga ka-base motor. Napakalaki ng shock niya sa ilalim. Safe na rin yung ilalim kasi mayroon naman siyang tire hugger. Dito lang tatama yung mga dumi sa undernet. Ang ganda ng undernet niya, no? So, ayan. Tapos, pili yung potres. Ayan. Hindi siya aluminum. Simple lang. Pero maganda to. Kasi rubberized siya, eh. Tapos, bendable talaga tong ano to. Rubberized. Maganda yan. Anti-vibration. Mayroon tong transmission. Manual transmission. 6-speed. 1-down. 5-up. Mga ka-base motor. As usual naman sa lahat ng mga 6-speed, ganun yung kanilang combination. Or yung type ng kanilang shifting pattern. Yan. Yung shifting pattern nyo. No? Napakaganda ng itsura nya. So, dito tayo. Layo-layo tayo para makita natin ang itsura. So, ayan. Ayan yung brother nya. Hindi natin alam kung anong ano to. Ayan, mamaya review natin to. Tingnan natin to mamaya mga ka-base motor. Siyempre, dual overhead cam yan. Ayan, mga yan. Mga ka-base motor. So yun, ride shape mga ka-base motor. Yan yung review natin sa pinakamalaking versus adventurer nila. X1000 Kawasaki brand. Napakaganda mga ka-base motor. So ride shape mga ka-base motor.